At kung tataas ang singil sa kuryente, may rollback naman sa liquefied petroleum gas o LPG. Pero bahagya namang nagtaas ang presyo ng itlog at ilang gulay dahil umano sa mga dumaang masungit na panahon. Balitang hatid ni Rida Reyes. Sa dami na niluluto sa karinderya ni Jem, nakaka-anim na LPG tank raw siya sa isang linggo. Kaya ang pinakahuling rollback sa presyo ng LPG ay magandang balita para kay Jem. Sobrang blessing naman yun sa mga katulad namin na maliliit pa kong businesswoman. Kasi kumbaga sa ganung kalit lang, mas may save kami, mas may bibili pa namin yun ng mga panibagong potahe. Piso ang ibinawa sa kada kilo ng LPG. Katumbas nito ang 11 pesos na rollback sa kada tangke ng LPG. Mababa ko kasi ang demand ngayon, kaya po mababa rin ang presyo ngayon sa international market at summer season po ngayon sa Europe. Ang mas magandang balita, masusundan pa ang rollback ngayong buwan pati raw sa Agosto. Sa gitna ng pababang presyo ng krudo, nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa palengking ito sa Maynila, walang paggalaw sa presyo ng baboy, baka, manok at isda. Pero ang ilang gulay, bahagyan tumaas ang presyo, epekto raw ng masamang panahon sa nakalipas na mga araw. Nagkaroon rin ng price adjustment sa presyo ng itlog. Sa ngayon kasi ang production ng itlog kulang, hindi katulad nung summer na sawa tayo sa itlog. Kasi parang yung manok nila hindi masipag mangitlog ngayon. Rida Reyes, GMA News.